Wala pang apelaan, 3 pulis na sentensyado sa pagpatay kay Kian Del Santos, pero ngayon pa lamang tinitiyak na ng Malacanang na hindi sila ipapardo ng Pangulo. The President, as I said earlier, will never tolerate policemen who intentionally kills, who have done it not in accordance with the performance of their duties. Obviously, if the conviction is murder, which is intentional, then I don't think the President will pardon. Sabi pa ni Panelo, ang presidente ang nag-utos noon para arestuhin ang 3 pulis Caloocan. Ipinatawag pa noon sa Malacanang ang mga magulang ni Kian. Pinatunayan din daw ng hatol na guilty sa 3 pulis Caloocan na gumagana ang justice system sa bansa. Pero para kay Senadora Risa Ontiveros, ang pinatunayan ng kaso ni Kian ay totoong nangyayari ang mga EJK sa ilalim ng gobyerno ng Duterte, kung saan mismo mga tiwaling elemento ng PNP ang nagsasagawa. Magsilbi raw sana ng inspirasyon ng kaso ni Kian sa mga kaanak ng mga biktima ng EJK para lumaban. Patuloy pa rin sisingilin yung accountability, hindi lamang ng mas matataas pang opisyal ng PNP, kundi ng matataas na opisyal ng gobyerno, kasama na ang pinakamataas, si Presidente mismo. Ang Department of Justice hihintayin ang susunod na hakbang ng depensa kaugnay sa kaso. May karapatan daw silang ipala ang hatol. This conviction debunks the myth that there is a culture of impunity in the government's war against illegal drugs. They will have to be committed to the national penitentiary. Pinasalamatan naman ng Commission on Human Rights sa mga nasa likod ng pagkamit ng hustisyang ito para kay Kian, sabay panawagan sa gobyernong paigtingin ang kanilang mga aksyon para mabigyang hustisya ang lahat ng anilay biktima ng extrajudicial killings. Sabi naman ng grupong Human Rights Watch, ang paghatol ng guilty sa 3 pulis Caloocan, isang babala sa mga miyembro ng PNP para respetuhin ang due process at karapatan ng mga sibilyan. Pero para sa Child Rights Network, partial victory pa lamang ang nangyari sa kaso ni Kian. Hindi raw kasi nahatulang guilty ang mga pulis sa kasong pagtatanim ng baril at droga kahit na may mga ebidensyang sumusuporta rito. Joseph Morong, Nakatutok, 24 Horas.